Yo guys, what's up? So meron na naman tayong tips sa mga gusto mag-print ng brochure. Tulad ngayon ay uso ngayon yung pag-print ng mga flyers dahil election, di ba? Yan, so gagawa tayo ng review kung ano yung magandang pwedeng gamitin para meron kayong optional or option kung ano yung gusto nyong gamitin. Okay, so meron tayo dito mga sample. Itong mga sample na to ay ni-print ko. Ayan. Meron siyang apatan. A4 to guys. A4. A4 size. Apat siya. Ayan. So, itong papel na to ay glossy. Double-sided glossy to. Ayan. Double-sided siya. Ayan. Pare siya glossy sa kabila. Glossy din sa kabila. Okay. So, mapapansin nyo yung print niya ay medyo makintab siya kasi glossy siya. Ayan. So, kitang-kita talaga yung kulay niya lalo't pag naka-high yung pag-print niya. Okay? Sa mga naghahanap dyan, kung naiisip nyo yung mag-print sa glossy na papel, ito yung magiging itsura niya, guys. Okay? Sa kabila, blanco, ito yun. Pwede nyo cut yan na apat kung flyers ay pamimigay nyo. Lalo't, ano ngayon, campaign, di ba? Yung mag-i-election. Yan, so bibigyan ko kayo ng idea sa mga nag-iisip kung saan sila magpe-print. Okay, so ito yung sample natin na apatan sa glossy paper. Tapos meron din tayo ditong dalawahan. Yan, kakat nyo lang yung sa gitna. Okay, ito yung mga nagawa ko palang sample na template sa Canva. Sa mga wala pang template yan para sa election, pwede kayo mag-message sa akin. Murang-mura lang to guys. 100 pesos lang tong Canva template natin. Okay? Meron kayong limang design na pwede pagpilian. Yan. Tapos meron din tayong niprint sa bond paper. Kung gusto nyo yung bond paper lang. So ito yung magiging itsura niya guys. Medyo maputla. Itong bond paper na to ay hard copy. 70 GSM to. Ayan. So, para meron ko yung idea pag magpiprint kayo kung gusto nyo magprint sa papel. Ayan. So, yan yung magiging tsura yan. So, ipapakita lang natin yung mga side niya kung anong magandang gamitin para sa flyers. Ayan. Okay? So, itong papel na to guys, ito pala yan. Okay, sa mga naghahanap, ito yan guys. Ayan o. Photo paper double-sided glossy. So 200 GSM yan itong gamit ko. 200 GSM to yung kapal niya. Yan, so 200 yan. Okay? So meron naman pagpipilian 140 GSM, 160, depende kung ano yung gusto nyo. So mga naghahanap dyan, ito yung output niya. Okay? So tingnan, nahulog. Okay, so meron pa pwedeng gawin sa papel na to. Pwede rin to gamitin para dito. So mga pamphlet. Yan, double-sided kasi sa nag-glossy. Kaya pwede mo siya i-print kabilaan. Okay? Ayan o. Yan, so mabenta rin to sa school. Kung meron kayong makontrata sa school. Di lang sa school, sa mga company. Diba? Yung pang pamphlet. Ayan o. Pwede nyo i-print dyan. A4 size din to. Nilagay na lang stapler sa bawat gitna. Para maging ganyan. Parang notebook lang na maliit sya. Ayan. Ito yan guys. So maghahanap. Eto. Okay. Double-sided glossy. Yan. Mura lang din to. Tignan nyo na lang yung description. Andun yung link kung sa makakabili. Yan. Okay? So ito yung naging sample natin na print sa papel na to. Ito yung mga na-print niya, matingkad dahil glossy siya both side. Ayan, no? Okay. Lap, at yung mga may tanong lang diyan, lalo yung mga baguhan, comment lang kayo guys at sasagutin natin 'yan. Okay?